Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayon. At tayo po dadapos sa Panginoon sa pananalangin. Sa pag-umisa po ng ating panghapon po na pananambahan. Opo, lahat. Ngayon po na ito ay ngayon tayo nagkaroon ng schedule na panghapon. So tayo po ay po tumikit. Tayo po manalangin. Ang manamin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na tumiligay niyo po sa bawat isa. Pag-alakan po namin na meron kaming fellowship kanina at meron kaming sama-sama pong pagtitipon kaya umaga at nakagalakan po namin Panginoon na meron po mga bisita na kadalo at marami po ang nakabalik. Masa kami na patuloy po na kayo po'y mangunas sa amin sa aming pag-aaral ng pong hapon at dalangin po namin o Diyos ang inyong Espiritu Manal siya magturo magbigay po sa amin ang kaunawaan ng inyong salita. Paunahan niyo kami sa aming pong pag-aaral. Sawayin niyo po namang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan upang kami po ay malaya na pumuri at magpasalamat po sa inyong Panginoon. Kami pong pinagkakatiwala sa inyo ang mga bagay po nito at lahat po ito'y dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Kayo po'y aawin sa Panginoon. Kaya sa tawagin si Brother Ian. Pantala ho ba kayong pawit? Awitin po natin when we all get to heaven. Amen. So, number 53 po. 53. Okay po, Kai. Love po. Love po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Sagad na dito, kuya. Sing back to me.
So dito sa gitnang bahagi, nais ko lang pong basahin yung pong sulat ko ni Pastor yun, Pastor Don Altura. Okay? So nung nakaraang March 25, tayo pinakapagpadala sa kanya ng support at eventually ay bulat kagad siya sa atin ang lahat ng kanilang update sa kanilang pagbalik doon po sa India. Okay, so dear Pastor Mami Church, we thank you for all the partnership po sa aming mission sa India. Please pray for us for we wait for the admission letter from the university in India which will be used for our student visa. Sa May this year, ang expected time ng pagdating po nito, as August din naman ang start po ng klase namin. Ano pong meron, bakit po may gano'n na lahat? Ang ginagawa po ng ibang mga missionary, mga Pilipino, para makapag mission sa isang lugar, sa ibang bansa, ay pumapasok sila doon as a student. Okay, so yun ang pinakamadaling access po ngayon sa mga bansa para ikaw ay makapag-start ng mission work. Okay, yung iba po ay pumapasok as a employer, trabaho. So, kaya nga ngayon, napakahirap po yung... Kaya ngayon, mga pastors ay hindi lang basta binibigyan lang po ng o natatapos lang sa degree ng theology. Binamabuti din na kahit pa parang may natapos sa degree. So, ganun po ngayon kasi pagpunta mo sa ibang bansa, especially sa mga countries na medyo bawal ang salita ng Diyos, ay ang pinaka-access po dun ay papasok ba na sa trabaho o kaya naman ay estudyante. Okay, so sila ay nagsulat sa university doon para makakuha sila ng student visa. So hindi ko lang alam kung ano po yung kinuha ng kurso doon. So, siguro language study, yan, mga ganyan. Halimbawa, sa mga parte ng China naman, ginagawa nila, nagbubukas sila ng English school. English school, ibig sabihin, pupunta sila doon para magbukas ng eskwelahan, magtuturo ng English. Kasi alam niyo naman, sa mga area ng China, sa ibang mga Asian countries, ay hindi sila fluent sa English. So, isa sa nagiging open ay yung mag-aral sila ng magturo sila ng English po doon. So, kalimitan mga teachers na ang pinamapunta po doon. Okay? Kaya si Pastor Don, ganun po yung kanilang pong visa na gagamitin naman this time para sila makabalik ng India. Yeah? Sa inyong halaman, si Pastor Don Altura ay matagal na pong nagpapasok sa India. And in fact, nakapag-start na siya ng work at nakapag-train na siya ng local pastor ng Indiano. At ipinagkatiwala niya na yung isang gawain doon sa Indian National. So, kaya may panibagong era na naman siya. Tapos sa nag-i-start na naman siya ng panibagong mission work. Okay, so ganun po ang estado po ni Pastor doon. And present din, alam ko, nasa Baguio siya ngayon. Pero ito nga, nilalakad nila yung visa nila para makabalik po ng India. And August din yung start po ng klase nila. So, in-prepare nila, in-expect nila by May this year, ma-i-grant po yung student visa po nila. So, isama natin po yan sa prayer. Ha? And ito po yung sabi niya, thank you po sa support that we received this week. 1,000 pesos for the month of March and April. Okay, so kasi nagkaroon kayo ng pagkakataon makapunta ng San Pablo. Nakaraan, kaya nakapagpadala kagad tayo sa kanyang bank account sa security bank, which is ang pago lang, kalamba ang meron. Okay? So, ang hindi pa natin napapadala ay si Pastor Aaron ng Guatemala. Okay? At this time, hindi pa niya na ibibigay yung kanyang buong bank account. Okay? So, kasi yung iba po pinapadaan sa ABC, yung Asian Baptist Clearing House. Ito po yung isang organization sa mga Baptist na kung saan lahat ng missionary ay sa kanila dinadala yung pinapadala yung support. Sila yung nag-disseminate ng support sa ibang bansa. Okay, so panalangin po natin
Kasi tayo naman, hindi tayo nadaan doon kasi direkta na tayong papunta sa kanilang pong bank account. Okay? So, yun po yung update kay Pastor Don Atura. At and also, panalangin po natin, next Sunday ay balik po tayo sa 8 o'clock yung mga adults. Tapos sa 10 o'clock yung mga young people. Okay, so kaya ina-announce po natin yan sa ating pong live streaming para alam din ng iba na wala po ngayon. Amen? So gagawin natin, pati sana every other Sunday. Pero titingnan natin, ano? So, pero maganda naman po yung kailang ano natin, yung outcome ng ating panalambahan kanina. Maganda yung ating attendance at hindi naman gaano marami. Okay, so gagawin natin every other Sunday. Okay lang po ba sa atin? Amen. Ano? At least maga pa rin na tatapos. Ano? Kanina, tapos tayo ng 11:30 at tatapos na tayo. Eh. Okay? So, gusto niyo pa sa next Sunday? Ganun na lahat? Amen. Ayan? Okay na ba yun? Opo. Sa atin? No. Hindi pa nakatingin lang sa atin. Nabagang malayo. Okay po ba yun? Amen. Natin, ganun? Ayos na, 8:30. Okay. Gawin na natin 8:30 lagi sa umaga. Ano? Ma-expect na po tayo na anyway, okay na naman ang protocol, wala nang problema. Okay, so, sige. So, next Sunday, ang ating schedule ay 8 hanggang 11 ang ulit. 8:30 hanggang 11. Okay? So, ang sunduan, ganun pa rin, ang ikot na ikot yan. At sa hapon, dahil wala naman tayong fellowship, ano ba? Kaya hindi naman lagi may fellowship sa hapon. Okay, so, tinitingnan natin yung sitwasyon, ano ba? Saka yung budget din naman, ano ha? Okay, so, sa isang linggo, live streaming tayo sa hapon, 5:30 hanggang 6:30, o 5 hanggang 6:30, 5 hanggang 6:30 po yan, ano ha? At sa umaga, 8:30 hanggang 11. Okay? So, yun po yung mga announcement po sa atin. By next Sunday, okay, so tayo po ay muling aawit sa Panginoon. Nais ko na tawagin ulit, si Barry Antinwell, JF. Tayo tayong lahat ulit. Tayo po yung awit sa Panginoon. Pag dito kami dyan sa dyan, baka bila ako mapag-view in. Pinaanis ko na nga si Jonalyn dyan para baka makuntungin. Maawit ka ng binigin. Tayo tayong lahat. Tayo. So, standing on the promises. Amen! Bitin po natin. So, bitin po natin, standing on the promises. Song number 7 po. Amen. Amen. The first prayer, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally, the love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing.
Standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises I cannot fail. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Muna po ang bawat isa. Okay, so dadako po tayo sa atin po, ano, memory verse. Meron na. Di ba yun? Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans chapter 12 verse 1. I wrote the verse to Brother Popoy, ready na ba? Amen! Noong araw pag nahuli, yun ang kakantay, di ba? Pagkakalikahan, kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Amen. Amen. Inisip pa lang konti. Sige. I wrote the verse 2. The verse 2, ang aking munting may bahay. Yeah! Anip. The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? John chapter 6 verse 48. I am that bread of life. Second Timothy 2 verse 10. I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Amen. Second Timothy 2 verse 10. I wrote the verse to my mother. Psalm 119 verses 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. I wrote the verse, Nana and Mara. Amen. 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 Am
Titus chapter 7 verse 30. Let every man abide in the same calling where he was called. I love the verse too, what is it? Jesus wept. Isa mo po. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season and a time. And a time to every purpose. And a time to every purpose under the heaven. Ecclesiastes chapter 4 verse 1. I roll the verse to Brother Andrew. Questions na lang yan, chapter 5, verse 16, 17, 18. The joy is evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Questions na lang yan, chapter 5, verse 16, 17, 18. John chapter 3 verse 8. Jesus said unto him, Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again, cannot see the kingdom of God. Amen. John chapter 3 verse 8. Amen. And seek him with the whole heart. Such a 19 verse. From verse 2. Si BJ o si Jimmy? BJ. James chapter 4 verse 7. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Pwede ba ang gusto mo? Kanta o testimony na lang? At kung anong blessing ng Panginoon sa iyong buhay, kung anong nangyari sa iyo, so huwag nyo nag-i-dismiss yung iba. So, then, parang ano lang, magpapala ang sinasabi sa testimony. Okay? So, parang iba na mag-bless, ganoon pala nangyari sa kanya, pero purihin ang Panginoon at siya ay nakakilala sa Panginoon. So, ano, testimony ka? Katanong lang siya. Baka umiyak na pag-testimony. Ano ka lang tayo?
Amen. Amen. Gusto mo nasama si Andre para do it. More than ready si Brother Andre. Yung di ba yung constantly abiding ata yung box mo? Yes. Isang days na tayo. Yung my sins are gone, yung kinanta niyo ba yung ayun tinutob niyo kahapon? May sins are gone. Ano na? Pagaling nyo na yung mukha mo ba? Yung mukha nyo sa mukha para. Himself for me. Amen.
dako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral o ating panalambahan ngayong hapon. Amen? Amen. At dadako sa salita ng Diyos, sa Lord, stand up please. At bubuksan again sa aklat ng Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. So, yun na po, itinalakay po natin yung mga kitang bahagi. Ay dadako naman tayo sa unang bahagi po nito. Na, sa verse number 1 hanggang verse number 5. Okay, Matthew chapter 7, verse 1 to 5. And I hope meron kayong mga kopya. Tapos siguro yung kopya ang ating na-i-print. Matthew 7, verse 1 to 5. Ating babasahin po ng sagutan. As I read verse 1, ay babasahin po ng sabay-sabay verse number 2. Then babasahin po verse number 3. Salitan po tayo hanggang verse 5. Amen? Okay, sarado na ba kayo sa amen? Amen. Amen. Basahin po natin ang ha. Matthew chapter 7 verse 1, judge not that ye be not judged. Go. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye meet, ye shall be measured again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but consider not the beam that is in thine own eye? For how wilt thou say to thy brother, let me put off the mote of thy eye, and behold, thy beam is in thy own eye. Babasahin po natin sabay-sabay, verse 5, ready, begin. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thy own eye, then thou shalt see clearly, cast out the mote out of thy brother's eye. Is pagpalain na nga kung magkabasa ng kanyang salita, makakupo na pong bawat sa at tatalakayin po natin ay yung tamang pag-aaral no, tungkol po sa maghuhusga. Now, sa Bible, yung setang judge ay hindi naman po ito masama. Okay? Now, pero pag-aaralan po natin, seemingly, ay tinuturo dito, no, ang kaisipan ng marami, ay huwag tayong huhusga. Okay, so pag-aaralan po natin yan. Kung ano ba yung tamang ibig sabihin na huwag kang husga, judge not. May you shall not be judged. Ano sinasabi ko dito? Na, now, pag-aaralan po natin yung tamang paghusga sa kapwa, na dapat na Diyos lamang ba ang humusga? Okay, so meron bang tamang paghusga? So ating malalaman ang tama o yung hindi sa, tama sa hindi tama. Now, our text focus upon judging others. Whether we like it or not, we all make judgment practically every day. Bakit? Anong sabihin? Tayo humusga araw-araw. Now, in every decision we make, ay doon pumapasok yung tinatawag ko ng pag-judge o paghusga. Okay? Now, hindi po ang kaisipan ay masama ang humusga. Okay? Kasi pag nadinig nyo na, nabasa na yung talata nito, judge not, ye shall not be judged, ay sasabihin mo, ay hindi na akong husga, ayokong mahusgahan din. Okay? So, noong nakaraan, tinalakay po natin yung wag mong gawin sa iba, yung ayaw mong gawin nila sa iyo. Inline po yan, nasa chapter 7 din po yun. Ano? O, gawin mo naman sa iba yung gusto mong gawin nila sa iyo. Pero alam niyo ba na meron namang tamang paghuhusga na sinasabi ang Bible? Okay? So, yun yung pag-aaralan po natin. Ano ba yung tama? Ano yung hindi tama? Ano yung dapat gawin? Ano yung hindi naman dapat gawin? Okay? So, lagi ang salita po ng Diyos ay ganito. Meron po tinatawag na double barrel meaning. Ha? Meron baril na doble yung butas. Isang putok, dalawa ang lalabas na bala. Nakita na rin yung baril na gano'n. Okay? Yun yung baril na isang putok niya pero dalawang bala ang malabas. Kasi same gatilyo pero dalawa yung hammer na humahampas sa dalawang bala na nakasalpak. So pag pumutok siya, maaaring isa lang ang tatamaan pero dalawa yung purpose ng bala. Okay? Makaligtas ka sa isa, tatamaan ka naman ang isa. Okay? Ang salita ng Diyos ay pagkamisan po ay gano'n. Now, dalawang mahalagang bagay lang ang ating tatalakayin po dito. Ha? Verse 1 hanggang verse number 5. Now let's go to verse 1 and 2. Okay? Sabi dito, judge not, and ye shall ye be not judged. For with what judgment ye shall judge, ye shall be judged. And what measure ye shall meet, it shall be measured to you again.
ano ba yung panukat na ibinigay sa iyo, yun din ang sukat na gagamitin para sa iyo. Paano mo sinukatan siya, yun din ang panukat na ibibigay o gagawin sa iyo. Okay? Now, ano yung kostumbre ko ng mga Hudyo regarding this? Ha? Di ba naalala nyo yung sinabi ko ng Bible na an eye for an eye and a tooth for a tooth? Now, medyo may problema ko sa ano ngayon eh, masakit ang lalambunan ko eh, parang kaira ko lang mong sagtan. Pero, di ba yun ang panahon sa lumang tipan? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pag ang isang tao, tatanggalan mo ng mata, tatanggalan ka rin ng mata. Pag isang tao na bungian mo, bubungian ka rin. Yun ang pamamaraan sa Old Testament eh. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Dito, sinasabi ko ng Panginoon, huwag kang humusga nang hindi ka dapat, nang hindi ka mahusgahan. Okay? Now, sino ang dapat humusga? Alam natin, ang Panginoon ang merong karapatang humusga. Amen. Now, pero tayo bilang mga mananampalataya, there will be time na ikaw ay kinakailangang husgahan mo ang ilang mga bagay. Pag-uusapan po natin yan. Now, number one, it is the Lord's teaching about admonition. Ano ba yung salita ng admonition? The word admonition means a gentle or friendly reproof. Gentle or friendly reproof. Ano ba yung reproof sa Tagalog? Pagtatama. Okay? So, pagtatama. Kung ikaw, kung mahal ka ng iyong mga magulang, sa halimbawa, at pag may nakita sa iyong mali, ikaw ay ninais sa magulang mo na itama. Amen. In fact, kahit po ikaw ay merong kaibigan, nakita mo mali ang ginagawa ng kaibigan mo, but you are deeply concerned sa kanya pong buhay, ay by all means, dapat nang sabihan mo siya. Amen. And that's reproof, pagtatama. Ha? Matatanda ko na ako ay nasa college, meron akong kaibigan, hindi mo siya best friend, ano? Pero nagkataon na lagi ko siyang katabi pagdating sa arrangement ng upuan. No, eh, meron siyang ito. Tapos natin. May tutok siya eh. Meron talaga ganun eh. Ah, hindi niya pansin yun eh. Yung mga Indiana hindi niya pansin yun eh. Ang kalimitan, yung mga ano, eh, meron eh. No? Eh, dahil ako yung mabuting kaibigan, sa tingin ko, hindi naman ako mananampalataya nung panahon na yun. Kinausap ko siya, no? Pre, kaya ko'y concern lang sa'yo, pre. Meron ka eh. Ano meron? Meron ang top po. Meron ka kasi medyo at nag-roll on ka ba? Eh, ang masaklat, ka-open. Umpisa nung panahon na yun, hindi napkilibo. Sabi ko, concern lang sa'yo, kaibigan. Siyempre, dahil eh, nasa college ka na eh, nasa high school ka, elementary, okay lang yun eh. Bisan di pa nga rin okay eh, di ba? Pero mga young people, as early as teenager, nagkakaroon na ng gano'n eh. May angkit ba? Meron na. No? Especially yung mahit, yung mamawis, palapawisin. Siyempre, magkakaroon ka ron. Meron naman talagang kahit matandaan, wala pa rin eh. Hindi nagro-roll on, wala pa rin. Meron talaga gano'n, no? Meron, nasa, siguro nasa genes ng tao yun eh, no? Eh, pero dahil aking concern sa kanya, sabi ko, pre, meron kang talk po. Sabi, nag-alit sa akin, hindi na ako kinig mo. Hanggang sa gumaradid kami, hindi na ako kinapausap eh. Pero concern ako sa kanya, siyempre, ang deserve ko, yung mga hindi siya maging kahiyaya sa iba. Na kung yung iba, tatawa na siya, diba? So, pag pag-uusapan siya, eh po, dahil ako'y concern, sabi ko sa kanya, Fred, meron kang ano, medyo, kailangan mo siguro mag-ano, ang ligo, kulang. Diba yung kumbersa gano'n? Ligo lang, kulang. Diba? Kapraso lang iyaan, maglalagay mong ayos din yun eh. Diba? Okay, talagang gano'n eh. Dahil concern ka, gagawin mo sa kanya yun, ano? No, eh dito, yun po yung pag-aaralan po natin. Ha? Bilang Kristiyano, meron kang concern sa lahat ng bagay dito. And we are guided by the Lord para maghusga ng ilang mga bagay. Okay? Kaya yung totoong kung yung hindi nakakaalam ng Biblia, hindi nakakadinig ang salita ng Diyos, pag sinabi nito, huwag kang maghusga para hindi ka maghusgahan, iniisip nila, hindi, sa lahat ng bagay yan. Sa lahat ng bagay yan, huwag ka dapat maghusga. Eh, huwag mo maghusgahan. Huwag mo maghusgahan ng aming reliyon. Huwag mo maghusgahan ng aming pinagis na. Ha? Huwag mo maghusgahan bilang tao.
totoo naman yun, pero mayroong sinasabi din sa Bible na kinakailangan pagkamisan, tayo ay dapat gamitin ng Panginoon para husgahan ang ilang mga bagay. Okay? Pakinggan dito, no? Kasi ang iniisip lang natin, huwag ka maghusga para hindi ka mahusgahan. Tama. Tama yun. Pero mayroong mga bagay na dapat ang isang Kristiyano ay huhusga sa ilang bagay. Ito yung pag-uusapan po natin, anak. So, yung salitang admonition is a gentle reproof. Sabi ko ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Di ba? Sabi sa Timothy ho yun, di ba? Lahat ng salita ng Diyos ay binigay upang ito'y mag-akit ya, sa ikatutuwid, sa ikatatama, sa ikatuturo ng mga tao para sila po ay matuto ng salita ng Diyos. Okay? Now, kaya yung admonition, reproof. Okay? Counsel or warning against fault. Within the admonition of our Lord, we find two key elements that we need to consider. Letter A. Nandiyan mo ba kayo, ha? Distortion of the admonition. Pag sinabing distortion, eto ang katotohanan, ang ginagawa ng iba, tinutuwis ang katotohanan. Ha? Usong-uso yan, mga kapatid, sa social media ngayon. Eto yung history, tinutuwis ang history. Hindi mo na ngayon alam kung ano ang tama sa history. Entinayin po ba? Diba? Ang dami hong, anong tawag na? Mga trolls. Ha? Magpapalaganap ng maling impormasyon ang akala ng marami, ito ang katotohanan. But the truth of the matter, balikan mo yung history, hindi yun ang sinasabi ng history. Entinayin po ba? Na, so wala tayong, hindi natin hinusgahan yung mga taong, yung mga taong tumatakbo ngayon, o sino man, ha? Pero ang katotohanan, sabi ng Bible, ay magkapalaya sa atin. Amen. Okay? So, nung araw, lagi ko sinasabi, kung malilit pa kayong bata, ang history, history. Ang textbook, textbook pa rin. Ibig sabihin, yung elementary hanggang high school, yung anong tinuro ng mga una-una mong mga kuya, ate, yun din ang ituturo sa iyo. Amen. Walang pinagkaiba na. Eh, ngayon kakaiba na eh. Ha? Pangbali, naging ama na eh. Okay? Now dito, pag-aaralan po natin, ha? The distortion of admonition. Judge not, ye shall not be judged. This portion of the scripture is often misinterpreted and wrongfully applied. Now, pag-usapan natin yung mga maling pananaw tungkol dito. May karapatan ba ang isang Kristiyano na humusga sa kapwa? Meron o wala? Meron. O meron. Iba sabi, wala! Wala kang karapatan! Okay? Kahit yung pastor nyo, walang karapatan. Eh, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Yan tatarakayin po natin. Ano? Tingnan po natin sa isang talata sa 1 Corinthians chapter 2, verse 15. 1 Corinthians chapter 2, verse 15. Misa po kayo ng masakit ang lalo po na po. Doon ako nag-denectay. Parang kung sinasakit. Hindi ko naman maluwagan. Ha? 1 Corinthians chapter 2, verse number 15. Nakita niyo na po ba? Okay, so babasahin po natin. Sabi ko dito sa verse 15, but he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. Anong sinasabi po ng salita ng Diyos? Siya na spiritual ay kaya niyang husgahan lahat bagay. So, ibig sabihin, kung ikaw ay merong knowledge at learning sa pag-aaral ng salita ng Diyos, matidetermine mo kung alin ang tama, kung anong tama, at saka ang mali. Amen. So, ibig sabihin, mahuhusga mo, tama ba itong ginagawa nito o mali? Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Ay, ilan niyo po ba? Amen. So, ibig sabihin, doon pa lang sa talata na ito, meron kang karapatan na humusga sa ilang mga bagay. Amen. Amen. Siya na mayroong araw ng salita ng Diyos, kung i-rephrase natin yung salita, ay pwede kang humusga ng lahat ng mga bagay. Sabihin, base sa salita ng Diyos, mahuhusgahan mo, masasabi mo, kung tama ba ang ginagawa ng isang tao o mali. Hello, nakikinig ba? Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw ay spiritual, ibig sabihin, mayroong salita ng Diyos ka sa iyong puso, sa iyong kaisipan, madedetermine mo kung anong ginagawa ng iba ay tama o mali. At pwede kang magsabi sa mga bagay na tama. Pakinggan natin, ano? Now, meron tayong karapatan na sabihin ang ating pananaw. Iba, pwede nga tayong humusga.
If a Christian take a stand against sin based on the Word of God, ito yung ilang karapatan na pwede kang humusgan. Pakinggan nyo to, ha? If a Christian take a stand against sin based on the Word of God, ano sabi po ng Bible sa ating binasa? Ha? Sabi ko dyan, He that is spiritual judgeth all things. Diba? Halimbawa, pag pinag-usapan po pag-usapan na natin yung sa politika. Diba? Alam natin kapag mali ay mali sa harapan ng Panginoon. Pagkatama, tama sa harapan ng Panginoon. Now, hindi wala tayong inihinder sa kandidato o politiko o sino man, pero laging titingnan nyo sa pagboto natin, sa pagpapasya natin, tingnan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Ha? Kasi, kapag nanalo yung mga tao na yan na binoto mo, tapos mali ang ginagawa na hindi base sa salita ng Diyos, whether you like it or not, ikaw ay kaisa sa pagkakaboto sa Kanya. Amen. Yes. Tingnan niyo po ba yan? Isa po sa pagkaboto sa Kanya. Diba? At kung yan yung tao na binoto natin, tapos eh hanggang ngayon, mura ng mura, habang nagmumura siya, ang konsensya sa puso mo, kasi binoto ko yan eh. Kasi yung tao yan, kaisa ako sa bumoto niyan eh. Akala ko kasi okay siya eh, pero masama pala eh. Ano sabi ng Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung nilalaman sa loobin ng ating puso, yan ang lalabas at lalabas sa kanyang bibig. Amen. Ha? Kung siya ay impartial siya, kung siya po ay biased, kung siya po ay hindi niya masabi yung dapat sabihin, ibig sabihin, meron siyang tinatago. Nagtinan niyo po ba yun? Ang hirap po kaya nun. Ha? Pagka wala siyang definite goal sa ating bansa, delikado yan. Amen. Pag wala siyang definite na pamamaraan kung paano sabihin niya yung dapat sabihin, delikado yan. Amen. Ha? So, ibig sabihin, yung scope ng kanyang nasasakupan, kung presidente o mayor o sino man, o sa barangay man lang, pag wala siyang masabi sa platforma niya, delikado po yan. Amen. Naintindihan niyo po ba? Amen. And you become a compromiser sa iyong pananampalataya. Amen. Marcel, Pastor, binoto mo lang siya. Oo, bakit? Tingin mo ha? Isa ka sa naging dahilan kaya siya po ay nanalo. Mm-hmm. Tinan niyo po yun. Kaya manghirap bumoto ng basta-basta ng labo. Eh. Mm-hmm. Young people, first time kang bumoto, isip mabuti, walang tama. Ha? Hindi dahil siya ay popular, hindi dahil siya ang mataas sa rating o sa survey o anuman, siya ang ibumoto mo, delikado yan. Mm-hmm. Ha? Baka yung pinabinibenda na tayo niya sa kaaway. And surely, ang salita ng Diyos ang makikita po natin na dapat ipasyahan. Kaya kayo, yung punong bagay, if a Christian take a stand against sin, based on the Word of God, pwede kang humusga. Okay? Kung ang iyang hinahain na batas ay sasabihin, pwede na mag-asawa, parehong kasarian. Bawal yan, masamay sa harapan ng Panginoon. And you become a compromiser sa mga taong ganyan ang stand, okay lang sa amin yan, basta manalo ako. Okay, tapos na. Tapos na ang ating bansa. Talagang sinasabi po ng Bible, hayagan, ha, kung walang kaalaman, the people are destroyed for lack of knowledge. Ha, my people, sabi ng Panginoon, ang aking mga tao ay masisira, mawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya sabi ng Bible, search the scripture, tignan mo ang salita ng Diyos. Kaya ka pwede kang humusga sa mga tao, i-determine mo kung yung condition sa Panginoon base sa salita ng Diyos. Pag pinag-usapan ng kasalanan. Pangalawa, if a Christian seek the Lord for wisdom, look at Proverbs chapter 28, verse 5. Proverbs 28, verse 5. Tingnan niyo po sa Aklat ng Kabigaan. Psalms and Proverbs chapter 28, verse 5. Sabi po ng Bible, evil man understand not judgment. Ang masamang tao, hindi niya naiintindihan ang paghusga. Ha? But they that seek the Lord understand it all things. Siya, sabi ng Bible, na naghahanap sa Panginoon. Ibig sabihin, hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Maiintindihan niya lahat ng bagay. Amen. So, ibig sabihin, ibigyan ka ng karapatan ng Panginoon na humusga sa ilang mga bagay. Sa lahat ng bagay, sa ating ng Bible. Pangatlo, sabi po ng Bible, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. 1 Thessalonians chapter 5. Chapter 5.
So verse number 21. Sabi ko dyan sa verse 21, prove all things, hold fast that which is good. To prove all things, patunayan lahat ng bagay, makikita mo pag ikinumpara mo sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Now, pangatlo, if a Christian is seeking a sensing, seeking or sensing a wrong spirit, 1 John chapter 4, verse number 1. 1 John chapter 4, verse number 1. Sabi ng Bible, beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Ano sabi ko ng Bible? Try the spirit whether they are of God. Because there are many false prophets that are gone out into the world. Kaya nga, lagi ko kong sinasabi po sa atin, pero nakikinig ko ba? Na kung kayo po ay baka sakaling na makapanood, makapakinig ng mga tele-evangelist, nangangaral sa TV, nangangaral sa radyo, o sa YouTube ngayon, di ba? YouTube na ngayon, di ba? O ano bang mga social media na kung pwede nang nakakapanood, alamin mong mabuti kung tama kanyang sinasabi. Amen. Buksan mo ang Bible mo kapag nangangaral siya. Amen. Kaya ito? Kasi akala mo, pareho eh. Akala mo, uy, pareho. Pareho lang yata ng tinuturo ni pastor. Pareho lang yata ng tinuturo ng aming simbahan. Sa thick skin mo, sabi ng Bible, try every spirit, alamin mo kung talagang sa Panginoon yan. Amen. Sapagkat napakarami po mga bulaang propeto sa ating panahon na akala mo, Biblia ang tinatalakay, salita ng Diyos ang pinag-uusapan, pero ang katotohanan, hindi. Amen. Kaya sabi ng Bible, subukan mo, try every spirit, alamin mo. Kasi ang Panginoon, kung ika'y ligtas, binibigyan ka ng discerning spirit na maunawaan ang katotohanan. Amen. Maunawaan mo ang katotohanan, sabi ng Bible. Kaya nga, pangatlo, ha, a Christian is seeking and sensing a wrong spirit. Pangapat, if Christian is seeking the fruit of her doing or their doing. Amen. Matthew chapter 7. Meron ka bang karapatang husga? Meron. Ano sabi ko ng Bible sa aklat ng Matthew chapter 7, verse 16? Matthew chapter 7, verse 16. Hindi niyo sabi ng Bible, ha? Nag-aaralan po natin ito, ha? 7 verse 15, sabi po ng Bible, and 16 and 17. Ano sabi ng Bible 16 and 17? Ha? Ye shall know them by their fruit. Do men gather grapes and thorns and fig or thistles? Even so, good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Tutuloy natin sa verse 18, a good tree cannot bring forth evil fruit, neither can any corrupt tree bring forth good fruit. Okay? Verse 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewed down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits, ye shall know them. Malalaman mo, ha, sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Amen. So, ibig sabihin, kahit sabihin nila, uy, ako'y Christian, huwag mong agad paniwalaan. Amen. Kasi, titingnan mo talaga kung merong bunga ng pagbabago sa kanilang buhay. Amen. Yung bunga ng Espiritong Banal, sabi sa aklat ng Galatian. Sabi mo doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, temperance, lahat ng mga bagay niya, yan po ay bunga ng Espiritong Banal. Amen. So, ibig sabihin, titingnan mo, humusgahan mo siya. Kung nga kaya is Kristiyano, bakit pala palamura ito? Meron bang Kristiyano ganun? Amen. Ha? Ito ba yung Kristiyano? Bakit ganito makipag-deal sa kapwa ito? Very deceiving. Amen. Ba't titingnan mo talaga? Ito ba yung Kristiyano? Bakit ganito? Lagi na lang magagalitin. Diba? May sasabihin mo, eh, sasabihin ng tao, eh, pasensya ka na, bagong Kristiyano lang ako. Okay, tama yun, bagong Kristiyano. Pero pagka matagal ng Kristiyano, pagkatapos, ganun pa rin ang ugali, may problema. Amen. Baka naman hindi paligtas. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ikaw mismo, sa sarili mo, nahuhusgahan mo siya kung talagang tunay siya o hindi. Amen. Okay? At ganun din naman ang ginagawa
ng lahat ng tao sa ating paligid, amen, sa ating simbahan. Amen. Lahat. Kung tayo, pagkatapos ng simba, lalakad diyan, tapos matitinig sa atin ang pagmumura, matitinig sa atin ang masamang ugali, matitinig sa atin ang maling pamamaraan, makikita sa atin maling paraan ng pamumuhay, masasabi nila na hindi sila, hindi tayo tunay na Kristiyano. Amen. Ayan, pinahin ko ba? Amen. Yun ang sinasabi ko ng Bible, huwag kang humusga para hindi ka mahusgahan. Amen. Pero ikaw bilang Kristiyano, meron kang karapatang humusga sa ilang mga bagay. Amen. At ilang lang ho ito, itong apat na bagay po nito. Nahuhusgahan mo ang kasalanan. Alam mo mali? Diba? Alam mo mali yung abortion? Bakit ka papayag dyan? Diba? Alam mo mali yung nagsasama na hindi kasal? Bakit ka papayag dyan? Alam mo mali yung mga bagay po na ito? Bakit ka pumapayag dyan? Yun ang sinasabi ko ng Bible. You can judge all things and to prove all things kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Amen. Ibigay ko ba? Kaya parang sabihin ng mga tao, huwag ka naman manghusga. Ikaw kaya husgahan? Tama naman talaga. No? Pero kung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, pwede na gawin mo mga bagay. Amen. Yun yung una. No? Tingnan po natin. Now, ito yung karapatan na sabihin yung ating pananaw as a Christian. Ha? O kaya, na-appreciate natin yung Pacquiao, yung Manny Pacquiao. Diba? Sinasabi niya, ito yung ano ko. Basang istan ko, walang ganyang batas. Dapat. Yung pag-aasawa ng pareho lalaki, pareho babae. O, yung sabihin yung community na yun, for sure, hindi siya boboto. Pero nanindigan pa rin siya. Sabi niya, basta, ito ang ano ko. Kasi sa batas ng tao, sa harapan ng Diyos, mali yan. Amen. Kahit magkaroon ng batas ng tao na ipag-asawa yan, mali pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Ay, mas gugustuhin ko pa kahit talo o matalo yung aking minamanok po na yan. Pero narinindigan siya sa kwiran, purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Okay? So, hindi ho natin endorse siya, pero sabi ng Bible, yun ang dapat eh. No? Ang katwiran ng salita ng Diyos, pwede kang, o meron kang karapatan na maghusga. Tama ba ito? O ayos ba yung tao nito? Pag ang paninindigan niya, okay lang mo sa akin kahit ano. Naku, delikado ang paninindigan niya. Yeah? Okay lang mo sa akin kahit mag-asawa ko yung ganyan, okay lang mo. Delikado ang paninindigan. Kahit alam natin mananalo siya. Wala tayong magagawa eh. Pero ayaw kong maging bahagi ng isang tao nanalo. Pero malayo sa salita ng Diyos ang kanyang paninindigan. Okay? Now, ano yung karapatan? Wala tayong karapatan sa area ng letter A. If a Christian are not eating a certain things that they don't want to eat, doon sa area po na yun, ang pagkain, kung ayaw lang kainin, wala talaga tayong karapatan mag-usga. Ito yung sabi ng Bible sa Romans chapter 14. So, ibig sabihin, meron dinipay ng Panginoon sa karapatan na natin mahusga, meron naman sa walang karapatan mahusga. At natitinayin niyo po ba? May nakukuha ba tayo ngayong hapon? Amen? So, Romans chapter 14, verse 3 to 4. Ano sabi ng Bible sa Romans 14, verse 3 to 4? Sabi po ng Bible, let not him that eateth despise him that eateth not, let not him that eateth not judge him that eateth, for God hath received him. Who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth, yea, he that holdeth up, for God is able to make him stand. O, tinignan kayo dito. Ano sabi ng Bible? Huwag mong husgahan yung mga tao hindi kumakain ng ganitong bagay ng mga tao kumakain ito. Huwag mo namang husgahan yung mga tao kumakain dahil ikaw hindi kumakain yan. Halimbawa, diba, dinuguan. Alam niyo, mayroong mga Christian, even Baptist Church, na hindi kumakain ng dinuguan. Na walang puto. Hindi, talaga, mayroong hindi kumakain. Mayroong talaga. May mga na-encounter ako talaga hindi siya nakakain. Pastor, hindi talaga kami nakain yan kasi naninindigin kami sa stand na the life of the body is the blood. Okay? At nandun lahat ang karumihan. Totoo lang naman talaga. Kung isusuri mo yung mga dugo, ma-stand ng tanang konti yan, delikado yan. Kaya yung pagluluto niya, maselan eh. Diba? Grabe ko, maselan yan. Hindi yung basa-basa, ano, papag-isan mo.
Pero merong kumakain at merong hindi. Kung tayo kumakain, hindi natin pwedeng sugahan yung mga hindi kumakain ng tubo. Okay? Ano pa? Yun yung tuloy natin. One man esteem one day above another, another esteem, verse 5, chapter 14 ng Romans. Sabi yan, one man esteem one day above another, another esteem every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regarded the day regarded it unto the Lord, and he that regarded not the day to the Lord, he that not regarded it, he that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not, and giveth God thanks. Ano sinasabi yung dito? Pangalawang bagay, if other Christian doesn't celebrate the things we celebrate. So, hindi mo dapat husgahan yung mga pananampalataya na nagse-celebrate at ikaw hindi nagse-celebrate. Amen. Alam niyo ba na meron po mga Baptist na hindi nagse-celebrate ang Christmas? Amen. Yes, meron. Meron. In fact, minsan na kami nakati sa mga ganung simbahan. Talagang Christmas wala talaga. Walang bigayan, walang ano, walang batian ng Merry Christmas, Happy New Year. Same to you, same to you. Walang wala. Eh sabi ng Bible, wag mong sugahan yung mga taong hindi nagse-celebrate ng ganitong bagay. Yun, sabi ng Bible. So, definitely sabi ng Panginoon niya. So, yung sabihin, kung ikaw nagse-celebrate, hindi celebrate ka sa Panginoon. Kung ikaw hindi nagse-celebrate, huwag ka mag-celebrate sa Panginoon din ang pabuti. Yeah, kasi sinasabi rin ba, ang Christmas, kung iyan mo yung nature niya, unang-una, wala namang Christmas na nakalagay sa Bible. Hanapin mo yung Christmas, wala. Pero meron tinatawag na Christ birth. Amen. Sinilang ang Panginoon. Amen. Wala sinasabing din, kaya hindi ko dapat celebrate on December 25. Tama ka dyan. Pero, sabi ng Bible, isang araw si Christ yung dapat rito. Isang araw si Christ yung sinilang. Amen. Sabi ng Bible. So, isang araw, sa atin, dapat lang natin celebrate at least isang araw. Amen. Sa loob ng isang taon. Amen. Amen. Ngayon, kung isa-celebrate po din lahat, eh, mismo sa araw na sinasabi po nila ng araw na pagse-celebrate ng Panginoon, walang problema. Di ba? Eh sinasabi ng iba, ayon naman sa ating pang-aaral, di ba? Sabi ng isa, Abril. Abril, ang kapanganakan ng Panginoon. Okay? So kasi ang inaanong lang kalendar, hindi naman yung kalendaryo po natin, Jewish kalendar. Okay? So iba yung kalendaryo nila, iba yung pagbibigay nila ng oras at araw, pero nag-istat ng araw sa loob ng isang araw. At tignan niyo ba yan? Araw-araw. Sa atin, 12:01, start my new day. Tama? Sa kanila iba. Dapat hapon, tsaka yung umaga, tsaka yung gabi. Ayan, iba. So, yung pag-celebrate, iba-iba din. Eh, sabi ng Bible, huwag mong musgahan yung hindi nagse-celebrate kung ikay nagse-celebrate. Amen. Ah, sabi ko dyan, one day, or one regarded the day, sa iba, special day, sa iyo, ordinary day, huwag mong sila musgahan. Amen. Okay? So, ibig sabihin, eto pala ang Panginoon, sinabi niya, kung yung judge not, and you shall not be judged, na meron dapat na pag-uhusga at meron hindi dapat. Amen. Isa lang o dalawa lang itong mga bagay na to sa iba pang mga bagay na hindi dapat tayo mag-uhusga. Okay? So meron ba tayong natutunan? Amen. Amen. So, isan po natin. Ha? Now, kaya nga po sa Colossians chapter 2, verse 16, nandun nakalagay po yan, Romans chapter 14, verse 5, binasa na natin. Look at Colossians chapter 2, verse 16. Colossians chapter 2, verse 16. Sabi mo dyan, let no man therefore judge you in meat or drink or respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Kasi sa panahon po nila, pakinggan nyo ito, pakikinig ba, sa panahon nila naghalo na yung mga Hudyo at saka yung mga Hintil. Anong isabihin po nun? Sa lumang tipan, sino yung kinakalinga ng Panginoon? Yung mga Hudyo. Ha? Yung mga Hudyo, yung mga Jew. Ha? Yung mga Israelite. Sa bagong tipan, ang naligtas, hindi lang Hudyo, pati mga Hintil na kagaya natin. Yung mga Hudyo, nagpa-practice ng Old Testament law, yung mga Hintil, hindi sila nagpa-practice nun. Kaya sa Old Testament, pinagbabawalin po yung mga dugo, pagkain ng mga dugo, sa New Testament, wala nang pagbabawal. Kapag ito'y nilinis at ipinalalangin,
sa Panginoon. Amen. Naintindihan ko ba? Kaya nung si Pedro, siya po'y nananginip, nakita niya, mayroong isang porko na nabuba mula sa langit, sabi ng Panginoon, eat and die. Pumatay ka at ikaw ay kumain. Eh nakita niya, doon sa mga hayop na ibinaba mula sa langit sa kanyang pangitain, mga unhindis. Yung mga pagkain, yung mga hayop na nilikha ng Diyos, na sa Old Testament, hindi dapat kainin. Eh sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin unclean yan, na ninais kong kainin mo. So, kapag ipinanalangin yan, pwede mo nang kainin. Amen. Tignan niyo po ba? Kaya sa ating panahon, wala nang pinagbabawal sa pagkain. Sa kanila, yung baboy kasi buong mapuko sa paa. Okay? Yung po mga awl, wago. Okay? Yung po mga isda na walang kalskis, bawal niya sa lumang tipan. Okay? So, yun po yung mga bagay na pinagbabawal sa Old Testament na kinakain na sa panahon sa New Testament. Pero sabi ng Bible, balikan po natin na wala na tayong karapat ang mahusga sa mga bagay po yun. Lahat ng bagay na, kasi yung iba ginagawa nilang major yung minor. Na minor doctrine lang po yun pag pinag-usapan po yung sa kapanganakan ng Panginoon. Okay? Ang major doctrine, tungkol sa kasalanan, tungkol sa pamatay ni Kristo, tungkol sa inaharap, tungkol sa kaluluwa, tungkol sa simbahan. Okay? Yun yung mga major doctrine na meron po ang Baptist and Church. Okay? Now, kaya nga, itong mga minor doctrine, sabi ng Bible, kung mayroon mga bagay na nagpa-practice po na meron, huwag mo silang isigahan. Ha? Kasi minsan makaka-encounter tayo, i-invite tayo sa isang church, fellowship ng mga young people, pagpunta natin doon, mag-ugol ka. Bakit sila nagpa-practice ng gano'n? Ha? So, hindi mo sila dapat usgahan kasi yun ang practice nila. Okay? Kung sila walang Christmas, pagpunta sila dito may Christmas, wala sila, hindi sila dapat mag-usga. Okay? Now, pagdating naman sa pananamit, ibang bagay po yan. Ibang bagay po yan kasi ang tinuturo ng Panginoon ay modesty. Amen. Okay? Pagdadamit ng maayos, kababaihan, kalalakihan. Okay? Amen. Pag nakakita kasi ibang simbahan, pagkatapos lahat sila, mga kalalakihan, mahabang buhok, madalikado niya. Diba? Saan kaya natuto ito? Okay? O kaya pumunta ka sa ibang simbahan, pagkatapos nakita mo, ang bautismo nila, ay binimisi ka. Diba? Diba? Sabi ng Bible, hindi ka dapat makapagkailis ng mga gano'n. Okay? Now, pangalawang bagay. Okay? Una, nakita po natin yung distortion, letter B, the discernment. Jesus offered a word of caution in the text. He declares we are to be just in our evaluation. If we pass judgment in a faulty or deceptive manner, we can expect to receive the same. Taking a stand of the truth is one thing, but falsely accused or condemned is another. Ano ang pasihan ng paghuhusga at pagpapasya? Salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw man ay napalagay sa isang sitwasyon na dapat mo husgahan ang isang bagay, ang titingnan mo at magiging gabay mo, salita ng Diyos. Amen. Sabi po sa aklat ng Philippians, tingin niyo po doon, chapter 4, Philippians chapter 4, verse number 8 to 9, na, sabi po ng Bible, Philippians chapter 4, verse 8 to 9, sabi niya, finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there any virtue, if there be any praise, think on these things. And those things which you have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you, or shall be with you. Pakibasa ka sa Tagalog, Brother Popoy, yung Philippians chapter 4, verse 8 and 9 sa Tagalog. Philippians chapter 4, verse 3, verse 8 and 9. Go. Line. Bilang pagkatapos ang kapatid, dapat maging lamang ang inyong isip at mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri mga bagay na katotoo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at pagalang-galang.
verse 9. Sa gawain ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Amen. So, sabi ng Bible, lahat ng bagay na matuwid, kakakaya-aya, sabi dyan, totoo, na may mabuting patotoo, at lovely, sabi dyan, good report, sabi ng Bible, ito yung bagay na dapat natin isipin. Amen. So, everything na magpapasaka, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Everything na magpapasaka tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? Kaya ngayong unang bagay, it is the Lord's teaching about admonition. Admonition, reproof. Yung pagtatama. Alam niyo, pagka ang isang bagay na mali, meron kang kakayanan na itama, hindi mo na itama, babalikan ka nito. Amen. Alam niyo po ba yun? Babalikan ka nito eh. Pag yung alam mo, hindi mo na itama sa certain things na mali, kanyang ginagawa, babalikan ka niya. Pag laki niya, sasabihin niya, tatay, bakit hindi mo sinabi sa akin, mali pa rin ginagawa. Amen. Amen. Tignan niyo po ba yan? Na, kasi kaya titignan natin sa salita ng Diyos. Okay? Hindi lang yun. May generation pa eh. Diba? May generation. Nung sinabi ng Panginoon kay Harry Saul, patayin lahat ng mga Amalekites. Lahat ng mga Amalekites. Ang ginawa ni Harry Saul, hindi niya pinatay. Alam niyo po ba sino pumatay kay Harry Saul? Amalekites. Amen. Sa pakikipaglaban niya, tinamaan siya. Nung tinamaan siya, sabi niya sa kanyang kawal, patayin muna ako. Sabi ng kawal niya, hindi kita pwedeng patayin na manghari. Pero yung pumatay sa kanya, Amalekites. Eh sabi ng Panginoon, bago pa lamang, sabi ng Panginoon, patayin ang hari ng Amalekites. Umpisa sa hari hanggang sa mga alagang hayop. Hindi pinatay ng hari sa Saul, yung Amalekites, yung hari. At yung mga alagang hayop hindi pinatay. So, ibig sabihin, hindi lang yung hari ang hindi niya pinatay, meron isang hindi pa namatay. So, ano nangyari? Binalikan siya ng Amalekites eh. Yung Amalekites ang pumatay sa kanya. Alam niyo, ang kasalanan sa buhay natin, ganun eh. Pag isang kasalanan, hindi natin na-check na itama sa harapan ng Panginoon, babalikan ka niya. Babalikan ka niya. At magiging masidhig ang pagbalik po. Tignan niyo po ba? So, ganun ho rin siya sabi ng Bible. Kapag meron kang kakayanan na magpasya o maghusga, sabihin mo, ito yung tama. At hindi ka nag-stand sa katotohanan, isang araw, babalikan ko yan. Sasabihin mo, kasi hindi ko nagawa ito eh. Tignan niyo po ba? Young people, as young as you are, itama mo yung maling bagay na nagagawa po natin. Amen. Kasi pag naitama mo yan sa ngayon, hindi ka nababalikan niya sa hinaharap. Amen. Totoo yan. O bari sabihin mo, Pastor, isan, masarap yung ano eh, yung experience is the best teacher. Hindi ho. Hindi ho mabuti yung experience is the best teacher. Pag na-experience na ng iba na mali, huwag mo nang gawin. Kasi makikita mo yung buhay na nangyari sa kanya. Gusto mo rin ganun na maging buhay mo. Amen. Tignan niyo po ba? Kanyari, mayroong mga young people, bata pa, tapos sabi ng pastor, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nakapag-asawa sa hindi mananampalataya. Alam mo ba yung consequence nun? Hindi siya pinagsisimba, hindi siya pina-attend ng church, hindi siya, wala, maraming maling bagay. Amen. And then later on, ikaw na young people, nakita mo na yun sa mga naulang mga Christian, hindi mo na kailangan ng experience yan. Amen. Amen. No, matuto ka na sa experience ng iba. No, it is a preventive measurement na sinabi ng Panginoon. Amen. Amen. No, sabi ko ng Bible, yun po yung sinasabi dito ng Panginoon. It is the Lord's teaching about admonition. Number two, the application. Explain. Ano, look at verse 3 to 5. Medyo malalim ito. Medyo masalimot ang konti. Pero kailangan natin matutunan. Amen? Amen. Now, verse 3 to 5, sabi ng Bible, "When beholdest thou the mote that is in thy brother's eyes, but consider not the beam that is in thine own eyes. How wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye?
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Yung mga dito nung araw, inisip ko muta, wig pala po. Wig, okay? O ito yung muta na hapa po hindi pagkamisan eh. Nasalubukan nyo na ba? Pag-isip sa umaga, may muta kayo kasi hindi nyo tinanggal. Yung muta na yun, makakapwig sa inyo. Sa totoo lang, ano ha? Pero sabi sa Tagalog, tuwing. Okay? Ang sabi ko ng Bible, ganito. Jesus further illustrate his admonition and offer application for our lives. Consider, letter A, the tragedy. Dalawang aspeto ng pagkakamali ng pananaw. Okay? The object, yung tuwing, yun yung mode. Okay? Kumpara sa dahilan, yun yung being. Ano ba yung dahilan? Tagalog, dahilan. Ano sa Tagalog na Bible mo? Sa verse number 3. Basahin mo ngayon sa Tagalog yung 3. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Okay. Ngunit hindi mo pinapansin ang proso na sa iyong mata. Proso sa iyo? Proso. Bigat, ano? yung sa kapitbahay mo, yung sa kapwa mo, puwing lang eh. Napapansin mo yung puwing sa mata ng kapwa mo. Hindi mo nakikita yung troso sa mata mo. Ang laki nun, diba? Grabe. Ay, grabe eh. Sabi naman, grabe. Troso, ang laki nun. Diba? Tahilan, yung tahilan kasi, kung di ako nagkakamali, sa Tagalog na ginilang ng bim, biga. Yung biga, wala na itong biga dito. Okay? Ano yung biga? Hindi, wala. Hindi, wala eh. Gusto ko na siya yun eh. Yung biga yung nakasalungat na gano'n. Na nakikita mo. Kasi yan, pagka kinasahan mo lahat yan ng hollow blocks sa ganyang kataas at walang biga sa gitna, guguhog yan. As kahit may bakal po yan na nakahanay-hanay na ganyan, pag yung hindi nilagyan mo yan ng biga, tutumba-tutumba yan. Kasi yung kasado ng hollow blocks, may certain portion lang ng patong yan. Okay? Most likely, yung biga niya nagtatago dyan sa kahoy na yan. Yung biga niya flat, yung isang flat, hindi nakalawin. Okay? Nakapantay sa hollow blocks, pero may biga dyan, most probably sa area na yan. Ha? Yun ang sinasabing dahilan. O biga. O troso, sabi nyo sa akin. Imagine mo, yung tuwing sa mata ng iba, nakikita mo, yung troso sa mukha mo, hindi nakikita. Napakaduling mo naman, napakagulag mo naman. Ano? Kaya ito yung trahedya eh. Maraming tao makamusga, pero hindi nakikita yung nangyayari sa buhay niya. Amen. Yun ang ayaw ng Panginoon. Amen. Yun ang ayaw ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ano? Hadlang upang makita ng maayos. Parehong dapat alisin. Tama. Let there be the observation. Hindi ako pwedeng humusga sa iba hanggat hindi ko nakikita ang dapat ayusin sa aking sarili. Amen. Hindi po sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Minsan na kayo, extend natin yung oras. Ano ha? Patapos na rin naman. Ano ha? 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinthians 9, 27. Sabi po ng Bible sa verse 27, ha? Sabi ni Pedro dito, ay Pablo, but I kept under my body and bring it into subjection, lest by enemies when I have preached to others, I myself also be a cast away. Sabi ni Pablo, ako'y nangangaral, pero dinanais ko sa aking pangaral o aking ipangangaral, ay ito'y aking ginagawa at nagagampanan. Dahil hindi ako magiging pakinabang, I will be a cast away, walang silbi, kung ako'y nangangaral at hindi nangyayari at ginagawa ito sa aking buhay. Amen. So, ibig sabihin, kayo, tayo, pag tayo lalabas at mag-aakay ng kaluluwa at magbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, na ilagay natin sa ating kaisipan na ating ituturo sa kanila, una ay ginagawa natin. Amen. Pinaniniwalaan at ginagawa natin. Amen. Yun ang ibig sabihin po nung nakikita mo yung puwing, hindi mo naman nakikita yung troso sa mukha mo. Okay? Parang nakikita yung puwing sa mata ng iba, tapos hindi mo nakikita yung troso sa
grabe yung troso. Pag pinag-usapan yung troso, malaki pa dito eh. Paano ba nasisili ko yung puwi ng iba? Kung yung troso malaki, hindi makikalagay sa mata mo. Amen. 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 Sabihin, kaya sabi ni Pablo dito, nangangaral man ako. Eh, minamabuti ko na gawin una yung aking pinangangaral. Amen. At pagbahagi man tayo ng salita ng Diyos, parapat lamang gawin natin muna ito para kapag tayo nangaral, meron tayong confidence sa ating sarili, ginagawa ko ito. Amen. Di nga ba ganun din ang kaligtasan sinasabi ng Bible? Paano na masasabing sila ay magagamitin ng Panginoon para sila para iba'y maligtas? Una, kinakailangan sila mismo ligtas. Amen. Paano sila magiging mabuting witness o saksi kung hindi sila nakasaksi ng personal na kaligtasan kay Kristo? Amen. Di ba yung mga taong sasabing sila ay saksi? Tanungin mo kung sila'y tumanggap na kay Kristo. Sasabihin na, hindi. Ang tao walang kaluwa. Ganun lang yung pagiging saksi nila eh. Ayun na yung buka. Sa totoo lang, tayo ang tunay na saksi ng Panginoon. Amen. Sa isang araw, nakilala natin si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. At nakita natin na meron palang pwedeng baguhin sa aking buhay dahil nakilala ko ang Panginoon. Amen. Kaya ako mabuting patotoo ko kasi alam ko ang nangyari. Alam ko yung buhay ko ng araw. Alam ko yung aking pinagdaanan ng araw. At kung paano ko binago ng Panginoon. Amen. Ay ganun din ho ang bawat isa. Amen. Kaya nga nung sinabi ko dito, yung application ng pangako ng Panginoon, ang kanyang pangangaral, sabi niya, yung puwing, maliit. Yung biga o troso, napakalaki. Ha? Kung ang buhay ko hindi karapat dapat sa harapan ng Panginoon, hindi ko nagagawa yung mga bagay na dapat gawin, wala akong karapatang maghusga sa iba. Amen. Kasi titingnan nila eh. Pwede lang yung sakal na, ikaw, masama yung ginawa. Okay? Now, tanongin natin, ang Panginoon ba nagpapatama? Amen. Oo. Ngayon, kung sasabihin na, eh, kasi nung araw, ganyan ka eh. Yun naman sasabihin mo, nung araw ko yun. Amen. Right. Yeah? Sa totoo lang, kaya kahit kami mga pastor, hindi kami nire-recognize doon sa sarili naming bayan. Bakit? Kasi, alam ng mga barkada ko, yung buhay ko ng araw. Yes. At hanggang ngayon, wala silang sampalataya sa akin pagsasabi ng patungkol kay Kristo. Kasi alam nila yung dapat ng buhay eh. Pero hindi na alam kung paano ako binago ng Panginoon. Amen. Kaya may mga barkada ko hanggang ngayon, wala. Kahit anong witness yung gawin, namamatay na yung bawat isa dahil sa kalokohan lang. Hanggang ngayon, nag-iinom pa rin sila. Hanggang ngayon, nasa bisyo pa rin sila. Ilan na yung namatay dahil sa bisyo, nauubos ang baga. Kasi sigarilyo, kainom, lagi ko sinasabihan. Every time, meron pangangaral na tinuturo ko sa kanila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lang pinitiniwala. Amen. Bakit po? Kasi ang alam nila, yung dating buhay ko. Amen. Nakakala nila, wala nang pagbabago. Listen, sabi ko ng Bible, kapag ikaw binago na ng Panginoon. Siyempre, meron pagbabago sa buhay mo, makikita sa buhay mo. Kahit nakikita ko nila, may mga pagkakataon, hindi pa rin gano'n ang tingin nila. Amen. No, ang alam nila si Paring Manny na nagturo sa kanila mag-inom. Grabe yun ang buhay ko, mga kapatid. Kaya yung isa, ayaw makinig sa salita ng Diyos eh. Bakit? Sabi niya, eh pare, iba nag-inom, nagturo sa amin mag-inom eh. Totoo naman yun, inaamin ko eh. Pero sabi ko sa kanila, oo, ako may kasalanan sa bagay niyan. Pero alam niyo ba, ako'y pinatawad na ng Panginoon. Amen. Tinanggap ko na si isang araw si Kristo bilang kapatid. Amen. At nagkaroon ng pagbabago sa akin. Amen. Amen. Ha? Eh, hindi pa rin maniwala. Ano sabi ng Panginoon, ang propeta, sa propeta, hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Amen. Si Jesus Christ, sabi ng Bible, he came to his own, and his own received him not. Naparoon siya sa kanyang sariling bayan, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kaya nga sabi ng Bible, ang propeta, hindi inuutos sa kanyang sariling bayan. Kaya hindi naging effective kalimitan yung mga pastor. Doon mismo siya nagpapasol siya sa sarili niya lugar. Sa bagay, pwedeng gawin ng Panginoon. Patayin lahat yung mga nakakilala sa kanya. Pero mga ganun eh. Kaya meron kong kaibigan pastor sa Nara, Palawan. Doon siya lumaki. Pundong siya doon. Si Pastor Ortega. Okay? Nangaharang siya doon.
Basta na lang siya nanunutok doon. O tapos nakakilala siya sa Panginoon, nagpastor siya sa sarili niyang bayan. Pero ang ginawa ng Panginoon, lahat ng mga kilala niya siguro mga doon, inalis ang Panginoon. Hanggang yung patutuo niya ay naging katanggap-tanggap. Amen. Ha, so yung ganun bagay. No? Now, sabi ko ng Bible, the tragedy. Ha? Letter B, the observation. Hindi pwedeng humusga sa iba hanggat hindi ito nakikita. Ha? Hindi ko nakikita ang dapat ayusin sa aking sarili. Tama ba? Ha? Tingin po sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verse 7. Totoo, yung sabi po ng Bible, ha? Verse 27, ano sabi po ng Bible? I kept under my body and bring it to subjection. Lest by any means, I have preached to others, I myself to be a castaway. Now, letter B, the tendency. Balikan po natin yung verse number 4. Kunti na lang ito, ha? How will thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Parang nga naman sasabihin, sige, tatanggalin ko yung pwing sa mata mo, pero may malaking biga sa harap nito. O troso, no? Sabi ni Brother Popoy. Ha? Very expounded yung kanya, no? Biga lang, tapos sa'yo, troso. Eh, no? Sa Cavite, yung sa lugar namin, meron tinapay nung tawagin troso. Kaya pa kayong tinapay, tawagin troso. Yung pandesal, hindi pinutol-putol. So, isang putlong na ganyan na tinapay na pandesal, tawagin troso. Yun yung luluto sa pugod. Okay? Eh, yung troso yung sinasabi ng Bible dyan, ay talagang troso malaki na nakatabing sa iyong mata. Now, ano yung tendency sinasabi ko dito? Matthew chapter 7, verse number 12. Sabi ko ng Bible ay ganito. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do even so to them, for this the law and the prophets. Yun yung pinag-aralan po natin na sabi po ng Bible, ano ha? Huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin nga sa iyo. Amen. At gawin mo sa iba yung mga bagay na gusto mong gawin sa iyo. Amen. Hindi ka dapat maghusga, wala kang karapatang maghusga kung hindi mo ginagawa mga bagay na dapat gawin. Amen po ba? So, as a Christian, anong dapat gawin? Sabi po ng Bible, ha? If not, that is what the Lord is telling us, not to judge ha? Of other people around you. Sabi ko dyan, ha? Now, the teaching, our life must be in order if we have to help others also. Look at 2 Timothy chapter 2, verse number 10. Ha? 2 Timothy chapter 2, verse 10. Ha, patapusan ko tayo. 2 Timothy chapter 2, verse 10. Sabi ho dyan, sabi ni Pablo kay Timoteo, therefore, I endure all things. I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Okay? If you are telling people the importance of salvation, be sure that there are proofs that people will see in us. Amen? Amen. Kung sasabihin po natin napakahalaga ng kaligtasan, kinakailangan makita po sa atin na mayroong bunga ng kaligtasan nakita sa ating buhay. Amen. Na para tayong maging mabuting pagdo. Amen. Now, balikan po natin yung dalawang bagay. Tayo po ipapasunan, ha? Tayo po ba'y magiging perfecto sa harapan ng Panginoon? Amen. So, kahit tayo po hindi perfecto at magiging perfecto sa harapan ng Panginoon, sa ngayon, dahil nasa buhay pa tayo nito, ay pwede tayong humusga sa ibang tao base sa salita ng Diyos at base sa ating pagsunod dito. Amen. Kasi nawawalan tayo ng karapatan maghusga kapag tayo hindi sumusunod sa Panginoon. Amen. Pag sinabi natin sa tao o sa isang Kristiyano, ikaw ba yung Kristiyano? Bakit hindi ka sumisimba? Kung sasabihin mo yun, dapat lamang consistent kang sumisimba. Amen. Di ba ganun yun eh, di ba? Ikaw ba talaga yung Kristiyano? Bakit napakasinungaling mo? E tapos sinungaling din ang ginagawa mo, kasinungaling din ang ginagawa mo, di ba rin ninyo? Amen. Ha? So, dito lang kita natin ano yung bagay na masasabing may karapatan kang maghusga
at ano yung mga bagay na masasabi mong wala kang karapatan ng kasalanan. If you are obeying the truth and doing the truth and live by the truth, pwede kang humusgan. Pinali ko ba? Pero kung hindi ka gumagawa, hindi mo ginagawa yung katotohanan, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, hindi ka tagasunod ng ating Panginoon. Sa pinag-usapan natin, pinag-aralan natin kayo ng umaga, di ba? Narrow is the way that lead to life everlasting. And narrow way, sabi ko na pinag-aralan po natin kanina, merong struggle siya. Merong hardship yan. Merong magpapagal yan. Merong pang-deny sa sarili yan. Kung hindi mo gagawin yon, hindi ka makapamusga sa mga bagay ng pag-usapan. Amen. Amen. Kahit po yung manalangin, let's pray. Ang namin Diyos, salamat po sa aming natutunan. Salamat po sa inyong salita na nahayag. Salamat po, Panginoon, kapagkat ang iyong salita, ang basihan, paano kami dapat mabuhay at paano dapat namin ibahagi ang iyong salita. Hindi po dahil sa aming alakasan, hindi po dahil sa aming katalinuhan, kundi base po sa inyong salita. Panginoon, hindi kami dapat humusga sa mga bagay na hindi dapat humusgahan. Panginoon, hindi kami dapat humusga, hindi makikita sa aming buhay ang mga bagay na aming po ipinangaral sa iba. Salamat po sapagkat ang Biblia ang basihan ng katotohanan, ang Biblia ang basihan, ang iyong salita ang basihan, ang paano dapat kami mabuhay, na kaayaya po sa inyo. Whatsoever things are lovely, true, honest, good report, we must think on these things, and the God of peace shall be with us always. Salamat po, Diyos, sa inyo pong katapatan. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, kayo po ipukuha ng ating galaw ngayong hapon. At kayo po ay mga nalangin, kailangan niyo po ng envelope ngayong hapon. Ay meron po dyan sa lahat. Pwede ibigay po sa inyo ni Brother Rubel. Nandiyan po sa ilalim. Nice to talk to you, Brother Joel. Tayo po ay muna ating kalaw ngayon kung hapon. Ito yung running offering. At hindi po ko nabibilan yung kanina. Tayo po'y manalangin, Brother Noel, but please pray for our offering this afternoon. Tayo po lahat ito kayo at tayo po yung manalangin. Tayo lahat. Tayo po hiningin si Brother Popoy na disposize sa panalangin sa kapatid. Tayo yung manalangin, tayo yung ako sa langit, sa matusag hapon na aming pagsalba Panginoon, sa aming mga napagunan po Panginoon, sa tamat po, marami na kami po yung nakarinig ng mga gandang salita sa mga Panginoon. At Panginoon, kami po ay inyong muli balik sa ulang mundo, Panginoon. Sa ano po ay magiging muli bawat sa nanami po namin ang makarunit sa matahari ng Diyos. Kaya Panginoon, pagpuli po namin, ingatan po kami at ilayo sa naman sa kuna na darating namin lahat.
Kaya lubos kami gumalap at nagpupuri na papasalamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.